na lang natin ang kita. Dahil lahat tayo nakamask, ang ilan sa atin talaga namang pinagaganda ang kanilang pilik mata. Mas mahaba, mas maganda. Pero yun ay kung hindi ito mauwi sa disgrasya. Hindi lang quarantine classifications ang may extension ngayon. Pati na rin eyelashes. Si Nicka, pangarap magkaroon ng mahahaba at kurbadong mga pilik mata. Kaya nagpa-eyelash extension siya. Pero pagmulat niya matapos ang 2 oras na treatment, ang kanyang mga pilik mata nagkadikit-dikit. Ang dulo ng kanyang talukap namamaga at nagdurugo pa. Mahap din, sobrang pula po ng mata ko. Naluluha din po, sobrang bulbul po yung pilik mata ko sa baba. Ay! Nagsimula ang lahat nung nakita ni Nicka na naka-eyelash extensions ang kanyang mga kaklase. Kita ko po kasi yung mga classmate ko na magaganda yung kilay, pilik mata, kaya po nainganyo po ako. Pero kung ang presyo ng pagpapa-eyelash extensions naglalaro mula 1,500 hanggang 3,000 pesos, sa kapitbahay ni Nicka, 100 pesos lang! Chinat ko siya na kung human hair ba yung kinakabit niya, ang sabi niya oo daw, mura lang po yung singil niya. Nung kinakabit niya po yung pilik mata, sa kabila po, hindi po pala maayos yung pagkalagay niya sa tape. Sobrang hapdi na po dahil dun sa pinapadilat niya ako na may glue na yung mata ko. Tapos po yung lagay niya ng glue, hindi pa po siya nalilinisan. At pagkatapos ng treatment, bulbul po yung pilik mata ko sa baba hanggang sa namagana po siya. Ang mga mata ni Nicka, hindi na niya maidilat. Kunti-kunti po siyang natatanggal. Hanggang sa nakalbo na po yung pilik mata ko, wala na po siya. Nagpakonsulta na raw si Nicka sa isang espesyalista sa mata. Kapag na-infection daw po ang mata ko, tatanggalin daw po dahil malapit sa utak. Nito lang Biyernes, muli namin siyang ipinakonsulta sa isang ophthalmologist o eye doctor. Infection yung eyelid, yung tinatawag na talukap ng mata kung saan nakadikit yung mga pilik mata natin. So ang tawag namin doon is cellulitis. Sa ngayon naman, base doon sa mga bagong litrato tsaka dito sa nakikita natin ngayon, is humupa na yung pamamaga. So hindi na siya mukhang may infection, pero check up mo pa rin yan sa ophthalmologist para sigurado na wala na talagang risk ng infection. So, usually kapag may mga nanigas na kuliti sa mata, no, so yun ang mga first aid, nalagyan mo ng maligamgam na bimpo. Tapos may mga antibiotic, ointment. Ang ating mga pilik mata, ang proteksyon sa mga dumi na pwedeng maging sanhi ng infection sa mata. Pero para kay Kimberly, ang pagkakaroon niya ng mahahabang pilik mata, ang paraan upang hindi niya masyadong indahin ang kanyang sakit. May butas po yung puso ko. Sinabi ng doktor na maglalas ka na lang daw po ng 5 years. Tinitingnan ko po sa salamin. Sabi ko, umiiba na itsura natin ah. Lumalala po yung sakit ko, pumapayat po ko. Gusto ko pong kumapal yung pilik mata ko. Magkaroon po ako ulit ng confidence. Kaya sa halagang 450 pesos, kinagat niya ang alok ng kapwa niya online seller na magpa-eyelash extensions. Nagulat po ako, sobrang hapde. Kumuha po siya sa lamin. Doon ko po nakitang makapal yung glue. Makalipas pa ang 1 oras, masakit na po talaga siya. As in, namamaga na po ito. Pati yung mata ko sa kabila. Kaya ipinatanggal niya ito sa nagkabit. Yun nga lang, wala raw itong eyelash remover. Kaya ang mga ikinabit na false eyelashes, mano-manong chinani. Binunot niya po, as in natanggal po ito, nakalbo. Ang sakit po. Sabi ko, tama na po. Wag na po, tama na. Kasi masakit po. Agad nagpa-check up si Kimberly sa isang ophthalmologist. Pwede po daw akong mabulag. Ang mga natirang false eyelashes sa kanyang mata, ipinatanggal na niya sa lehitimong salon. Tinanggal talaga yung glue kasi nakakabit. Nilagyan po nila ng cream. 2 hours din po bago natanggal. Si Kiela, hindi rin maganda ang experience nung kinabitan siya ng eyelash extension. Nakaramdam ako ng parang sobrang makati yung eyes ko. Parang namaga siya.
at ang kanyang mga mata nagsimulang magkaroon ng mga kuliti. Hindi po talaga nawawala yung kuliti tsaka yung pangangati niya. Bumalik ako dun sa pinagpagawaan ko, pwede pa kitanggal na yung aking eyelash extension kasi hindi na ako comfortable na nasa mata ko siya. Para daw po mawala na yung kuliti, binunutan niya ako ng isang buhok sa pilik mata. Natanggal na po yung eyelash extension. Kumakati pa rin po yung aking mata and marami pa rin siyang kuliti. Kumakalat na siya. Makalipas ang ilang linggo, sobrang daming nana nung eyes ko na hindi ko na siya maimulat kasi sobrang naging dikit-dikit na yung muta. Kaya si Kiela, kinailangan pang operahan. Binaligtad po yung talukap kong ganyan, tapos hiniwa po sa loob, nilabas po yung mga nana. Maraming kuliti sa loob. Pero bakit nga ba may mga nadidisgrasya sa kanilang eyelash extension? Gayong marami rin namang hindi nagkakaproblema. Ang akala nila dinidikit sa balat. Eh, yung eyelash extension glue kasi matapang yon. Pwede niyang makasunog sa balat. Kaya tinawag siyang eyelash extension kasi yung buhok lang mismo yung i-extend mo. Hindi siya dapat sa balat. Pinaka-worse yung mabulag po. Kasi sobrang tapang ng glue sa eyelash extension. Huwag na maglalagay ng mascara or baby oil. Baka maipon siya sa eyelash extension mo, magkakaroon ng bacteria infection. Napansin na may kaiba. Syempre, kailangan pumunta ka agad sa ophthalmologist. Ang pag-eyelash extension, safe naman po siya. Basta pupunta kayo sa lehitimong gumagawa talaga ng eyelash extension. Sa mga magpapalagay po ng eyelash extension, bawal siyang i-rub para mas tumagal yung eyelash extension po natin. Ibukas ang ating mga mata na may tamang paraan ng paglalagay ng eyelash extensions. Dapat din may sapat na kaalaman ang nagkakabit nito. Dahil kung hindi natin ito susundin, pwedeng-pwede tayong mapahamak sa isang kisap mata. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.